Mga bro, kita nyo ba yung bato na nakalitaw na yan? So ngayon, susubukan natin siyang batuhan. Bibiluti natin yung batong yan. Kasi pangkaraniwan yung mga tilapia ay nakadikit dyan eh. Ayun, meron mga bro. Yun, meron oh. Sana yan. Ito na yung ating tilapia na huli. Ayan, yung mga prito. Tapos meron din tayo dito ng ano, ensaladang ano mangga na may kamatis. So yan mga bro, kain tayo, sarap niyan. Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat mga bro. Mapagpalang umaga sa ating lahat. So kumusta kayo lahat? So nagbabalik na naman tayo sa ating fishing adventure. So for today's video mga bro, solo fishing tayo at magdadala tayo dito sa ating lugar na dito sa part ng habagatan. Kasi kanina napansin ko medyo humina yung hangin at alon. So nung mga nakaraan sobrang lakas mga bro. Para may bagyo pa rin dito, no? Lalaki ng alon, malakas yung hangin. Siguro mga 2 linggo, walang tigil yung lakas ng habagat dito. At yan mga bro, ngayon nga ay medyo maganda na yung panahon. So susubukan natin na magdala ngayon. Si Tol, si Tata Levi ay hindi natin makakasama ngayon dahil meron siyang gagawin sa bahay. May tinatapos siya. Kaya sabi ko ako na lang muna. No? Yan, samahan niyo ako. Sana may mahuli tayo. Wish me luck. So tara, simulan na natin ang ating fishing adventure. Yan, narito tayo sa papuntang Barangay Subay mga bro. So ito rin yung madalas natin na spot. So kung mapapansin nyo mga bro, sobrang ano, sobrang taas na ng tubig. Ayan o. So dati nakakalakad pa tayo dyan sa may Tagilira na yan. Hanggang dito dati yan eh. Pero ngayon ang tubig hanggang doon na. Sobrang laki na nung tinaas ng tubig niya. Kaya ayun, sigurado na tayo ay maglulusong. Sabagay, tayo naman talaga ay ano, magbabasa dahil magdadala nga tayo na. Siguro unang spot natin doon banda. So, subukan natin doon sa may kabila na. Tapos mamaya, subok din tayo dito sa part na to. So tara, parang uunos pa sa lakot. Medyo madilim mga bro. Sana naman hindi iulan na. Yan, tara mga bro, lakad na tayo. Madulas dito, dahan-dahan lang tayo na. Dahil sa patuloy na habagat mga bro, ayan, marami mga plastic bottle, mga styrofoam na naano dito sa tabilawa. Oh. No. Ayan, pati na rin mga kawayan. Sobrang dami oh. Ang daming panggatong dito. Galing yan ang laot mga bro. Kasi nga, diba sabi ko, 2 linggo yung habagat na walang tigil. Kaya yan, ang dami ditong kawayan na naanod. Mga nabali yan sa mga fish pan, sa mga fish cage, skylab. Basta yung mga kawayan sa laot. Eto, merong anahaw dito. Kaso maigse. Mag-ingat lang talaga tayo dito dahil, kung maalala nyo dati, diba, maraming bote rito. Boteng basag. Kaya kailangan natin mag-ingat. Ayun no, parang may mahabang anahaw. May alon pa rin mga bro. So eto, parang medyo mahaba itong anahaw na to. Abot kaya ito sa kubo mga bro. Siguro mga bro, sa mga susunod na araw, manguha tayo dito ng kahoy, no? Panggatong. Kasi nag-aano tayo ngayon sa bahay, nagkakahoy eh. Subukan natin dito manguha ng kahoy sa mga susunod na, ano, na araw. Maganda yan, panluto. Dito sa part na to mga bro, wala na masyadong kawayan. So dito lang talaga sa may kabila, ayan, dami. Parang feeling ko lang dito sa spot mga bro, marami dito mga dumi. Maraming banlik, yung mga no water lily. Kasi nangadurog ang water lily dito lahat nung nakaraan eh. So punta muna tayo dun mga bro sa may tuktok. So yan, kung mapapansin nyo dito mga bro, nauka na dito no. So kinukuha na kasi ito ng mga bato, yung batong palanas, yung ganito mga bro, ganitong klaseng bato. Ayan, skumbro, palanas, ayan. Binibenta yan dun sa may ano, sa may baywalk, sa ginagawang breakwater dyan sa ating lugar. So ang presyo ng ganyang bato, ang isang kubiko ko parang nasa ano, nasa 700 pesos o 600 ganyan. Sana naman mga bro, walang ahas sa taas na. Malaglagan tayo. Sa so, ganyan nagtitigil yung mga ahas eh. Ayan, susubukan muna natin dito sa spot na to mga bro, tapos lipat tayo dun sa kabila mamaya. Tapos dun, papunta tayo dun. Na, patry natin.
So tara. Yan, dito meron din mga bato, mga bro. Ayan. Nag-iipon pa sila ng bato. Para mas maganda dito, mga bro, sa kabila na. So try nga natin dito muna sa kabila. Para mas maganda rito eh. Mag-aayos muna tayo ng gamit. Narito yung ating dala sa bag eh. Iwan na rin natin dito. So, try muna natin dito. Baka sakali makahuli tayo eh. Sana naman makapakulam man lang tayo. Eto, meron tayong dala na, ano, na pang harness. Mamaya na yan. Ito yung ating dala. Meron din tayong dalang fish keeper eh. Eto mga bro. Try muna natin mga bro dito sa bandang gilid, no? Baka sakali meron eh. So batuhan muna natin, tapos babato rin tayo sa medyo malaot na part. Ito na mga bro, unang bato. A few moments later. Eh mga bro, nakadalawang piraso na tayo. Eto. Tapos yung isa nasa loob. Nasa bato mga bro. Sinakop ko yung isang bato rin sa may kabila. Huli siya. Dalawa. Ayun, patanggal ah. Bro, unang huli natin, tripping gear. Ito, tsaka isang malaking tilapia. Mga 4 finger na to. Yun. Good size. Iwan na. Finger mga bro. Ano na natin dyan?
At syaga rin tayo pang ulam-ulam mga bro. Ang 3 finger na, pwede na. Yan, ngayon gagamit na tayo ng harness mga bro. Lapya naman. Wali pa rin. Oh no! Mga bro, kita nyo ba yung bato na nakalitaw na yan? So ngayon, susubukan natin siyang batuhan. Bibiluti natin yung batong yan. Kasi pangkaraniwan yung mga tilapia eh nakadikit dyan eh. So susubukan natin, titingnan natin kung mababalot natin siya. No? Tapos kakapaan natin after nating batuhan. So yun, tara. Yan mga bro, babatuhan na natin. Bilutan natin. Yun, balot. Saan natin kapaan? Saan natin kakapaan mga bro? Titingnan natin kung may makakuli tayo. Sa ganyan kasi minsan nagtitigil yung mga tilapia mga bro. Ay, yun ang problema. Hindi lumapat sa lupa mga bro. Hindi lumapat. Ay, tapos may kawayan pa. Sos. Mukhang walang huli mga bro. Makaluta. Ay. Ayun, meron mga bro. Yun, oh. Meron. Oh. Sana yan. Diyan natin ilagay sa ibabaw. Ayun mga bro, nakaisa na. Oh. Diyan natin ilagay sa ibabaw. Basta ganyan na sinakop ang bato mga bro, sure yun. Sa kakapaan lang. Sana meron pa. O diba mga bro, nakaisa rin tayo mga bro. Good size. Kompleto na tayo, 4 na piraso. Pero kulang pa, dagdagan pa natin. Oops, alabas na pala. Pang makakawala. Baran. Yun, meron mga bro. Meron. Huwag ka nang kakawala. Meron, meron mga bro. Huwag ka nang kakawala. Kung ano ka mga isda ka. Tatakas. Uy, nakakawala pa. Grabe naman yun. Ay, nakawala pa mga bro. Nakaramdaman na natin eh. Ay, sablay. Dagdag na sana eh. Sayang mga bro. Sana-sana eh. Yan mga bro, balik na tayo. Wala tayo huli dito. Isang piraso lang ulit. Tsaga-tsaga lang. So huli natin, 4 na piraso na. So dito naman ako sa medyo malalim. So try ko. Medyo mababaw kasi yung binatuhan natin kanina eh. So sa lalim naman. Sayang kanina mga bro, may humila na malakas. Kaso hindi natin nahuli. So dito, sumubok pa tayong maghagi sa ibang spot naman. Kaso ay wala pa rin tayong huli. Kaya yun, umuwi na lang tayo at niluto ang ating mga huli. Aww. 1 hour later. Yan mga bro, eto na yung huli natin na 4 na piraso na tilapia. So ipiprito na lang natin para meron tayong pang ulam. So yan, pagkakasyahin na lang natin. Idadagdag natin yung huli namin kahapon sa sa laot. Meron pang isang tilapia dito, huli natin sa laot kahapon. Isasama na natin. Yan, sakto-saktong ulam na rin natin yan. Ayan, piprito natin. Mga bro, eto na yung ating tilapia na huli. Ayan, yung mga prito. Tapos meron din tayo ditong ensaladang mangga na may kamatis.
So yan mga bro, kain tayo, sarap niyan. So tara. Mga bro, kakain na tayo. Ayan. So ito yung kainin natin, ulo. Ayan. Nung ano, nung three finger na. Pinagati-hati na lang natin. So yun, maraming salamat sa pagsama sa atin, sa ating solo fishing. So si Natol, ayan, kumakain na rin. Puray mangga. Kumakain malaki. Ayan si Tol. Ayan, ito mga bro. Ito mga bro, mangga. Silada mangga. Ayan. Ito rin tayo niyan. On sidings yan. So yun, hindi ako nakapaglista ng ating mga shoutout mga bro. Ang mga isa-shoutout natin, yung mga naiisip na lang natin. Ayan. So happy birthday kay bro Lobin Adventure. Ayan, kaibigan natin dyan sa Tayuman. Shoutout sa'yo bro. Enjoy your birthday. Shoutout din sa lahat ng mga NC anglers na makasama nating anglers mga bro. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout din sa lahat ng Team Baywalk na gumagawa ng breakwater dyan sa ating lugar. Mga subscriber natin yan dito sa ano, sa Barangay Hanusa. Tapos dito sila gumagawa sa breakwater natin. Yes, at mamangga mga bro. Shoutout din sa lahat ng mga Navy anglers, sa lahat ng mga Kalamba anglers, Landayan anglers, at syempre sa lahat ng mga ano, ng mga Kalim anglers. Ayan. So shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na pag-support at pag-subaybay sa ating channel, Talim PH. So mga bro, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo na kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para syempre nga, lagi kang updated sa mga bago nating uploads. Ayan. Ayan, pakita naman natin si Tol. Ayon si Tata Levy ang mag-asawa at hindi nakasama sa ating fishing adventure. Ayun, si Ethan, wala pa. Diyan si Nanay, mga bro. Nay, huwag naman. Yun. Ako. Huwag ka lang. Tapos yun si Tatay. Ayun, mga bro. Si Ethan, nasa Labuyan pa. Taon! So yun, kain tayo mga bro. Masarap yung ating ulam. Yun, salamat!